guys, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, gagawin natin, isapit tayo ngayon dito sa ating project. So samahan nyo ngayon. Dito sa ating site, ayan, so nag-aasinta na sila ng hollow block. So ito po sila. Ayun siya na kuya, si Cardo. Cardo, ingon muna, ayan. Kahit si Lito Lapid. Kuya, hello. Ayan. Ito yung ating dalawang pinaka-pogi sa lahat. Ayan. Ayun guys, ang gagawin natin is pag-aasinta tayo. So, tuturo ko sa inyo yung mga dapat tandaan sa pag-aasinta ng ating hollow block o yung sinatawag natin na CHP. Ayun, dito guys, ating site ngayon, dalawang klase yung ginamit nating hollow block. So, yung isa, isa 4, yung isa 5. So, ano ba pinagkaiba ng dalawang hollow block na yan? So, ito guys yung sinatawag na 5. So, medyo malaking ba yung hollow block. So, ginagamit natin sa mga dinding or wall ng ating bahay para mas lalong maging matibay yung ating mga dinding sa labas at loob ng ating bahay. And then guys, yung ating 4 na semento, hollow block rather. Ayan, so nagamit natin naman siya sa mga partition. So, para hindi tayo kumain ng malaking space pagdating sa loob ng ating bahay. Ngayon guys, sa pagkasinta ng ating hollow block, so ayan, kung mapapansin nyo, ayan. So, saliwa siya, hindi siya dapat pantay-pantay yung kanyang pagpapatong ng ating hollow block. Kasi guys, para mas maganda yung ating kapit ng ating semento, so para mas lalong maging matibay. And then guys, bago kayo magkasinta ng ating hollow block, so dapat ang ginagawa natin sa binabatakan natin siya ng thumbsick. So ito, pinara na thumbsick. So, simula rin sa dulo na yon, papunta rito sa dulo, sa kabilang side, para maging pantay yung ating hollow block. So para ang maging purpose nun is hindi maging kilin yung ating hollow block, so sa pag-aasinta niya. And then guys, yung ating mixing ratio dyan, so 5-1. So ano ba yung 5-1 na yan? So 5 buhangin tsaka isang cemento para sa ating mixing ratio pagdating sa ating asinta ng ating hollow block. And then guys, isa pa dyan, bago tayo mag-asinta, so dapat yung ating tigas ng ating hollow is katamtaman lang. So hindi ganun siya katigas at hindi ganun siya alambot. So yung tama lang ba yung kanyang lambot. And then ayan si kuya. So ngayon ginagawa niya is nilalagay niya muna ng halo, yung butas ng ating mga halo block. So ayan, ayan. So kailangan napunoyin lang muna natin siya. So make sure guys, yung ating paglalagay ng ating halo sa ating mga halo block is kailangan napuno puro siya. So hindi dapat na luwag, kailangan dapat is lamig yung ating halo para yung ating halo block is maging matibay. So ayan, yan lang ginagawa niya. So, and then guys, dapat lalagyan natin siya ng dowels. Ayan yung mga bakal yan. So yung pagdito ng ating paglalagay ng ating bakal, yung ating mga dowels yan, so gumagay daw yan. So 60 cm yung standard yung awang niya. So yung guys, yung standard. Ayan. And again, isa pa ron, dapat tatandaan natin kapag tayo mag-asinta ng ating hollow block. So, kung magsisimula tayo sa mismong ibaba, kailangan hanggang 7 lang yung kanyang capacity. So, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may isa pa. So, hanggang 7 lang guys, kasi once na nag-exist tayo ng patong ng ating hollow block. So, halimbawa, nag-8 at saka nag-9. So, posible yung ating asinta ng ating hollow block is pwede siyang gumuho kasi nag-overcapacity na tayo kasi hindi pa naman ganun katuyo yung ating sinalo. So dapat ang minimum lang natin is hanggang 7 lang yung patong ng ating hollow block para maiwasan natin yung pagkaguho ng ating hollow block at isa pa rin baka kumilin yung ating asinta. So ganun lang guys yung idea. And then gawin na lang natin is kapag naka 7 na tayo, so kinabukasan naman tayo guys mag-asinta para make sure na yung ating hollow block is matigas na. So para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayan. So ganun lang yun guys yung idea. And then guys, isa pa pala ron, yung ating paglalagay ng ating hollow dito sa ating hollow block. So yung ating hollow block kasi isang dito sa ibabaw niya is malaki yung kanyang mata. So pagdating dito sa ilalim, ayan, so maliit naman yung kanyang mata. Ngayon yung ating hollow block, yung ating CHB, yung malitang mata, so siya guys yung pang ilalim natin para mas lalong maging matibay yung ating asinta. So yun lang guys yung standard. Lagi yung tatandaan, yung ating hollow block is
laging nasa ibabaw yung ating mata, yung ating malaking butas. Ayan. So guys, bago tayo magpato ng ating hollow block, so make sure yung ating halo dyan, so sa ibabaw, so papatungan mo rin ng halo siya. So kailangan yung ating halo is hindi siya abutan ng pagkatigas. So guys, si Kuya, si Lito Lapin, so mabilis yan. Kung so, gusto magpagawa ng bahay dyan, baka naman, kontakin nyo na lang ako. So tumatanggap po kami ng renovation at sa mga bagong nagpapagawa ng bahay. So ibigay ko na lang yung detalye ko sa description box ng aking channel. Ayan. So tingnan nyo naman yung mga galawa namin. So 21 days na namin ngayon. Pero tingnan naman yung ating accomplishment dito sa site. Napakabilis. Ayan. So basic na basic lang kay Kuya yung ating pag-aatinda ng ating hahalubla. Ayan. And then guys, bago tayo pala magkasinta, so kapag tayo magpapalaban na ng ating halo, dapat uunahin natin lagyan ng halo itong mga partition o yung mga ating dugtungan ng ating mga halo block para once na nalagyan natin to, so hindi na agad gagalaw yung ating halo block. Ayan. So dapat yung ating halo is katamtaman lang yung kanyang lambot para mas madali natin maipatong yung ating halo block. So katamtaman lang siya. So hindi siya lugaw, hindi rin siya matigas. So tamang-tama lang ba? Ayan. So guys, Kuya, nagdudugtong siya ng dowels. So pa-vertical. Ayan, tutusok lang natin and then kalian ng alambre. Ayan, ng tire wire. Ayan. So pagtalo guys, so sobrang basic lang. Gabit lang kayo ng steel hook. Ayan, so ayan, ganyan lang siya guys. And then yan. So ito na guys, nagpapatong na si Kuya ng hollow block. So simple lang. O oh, hollow block! Sikat na sikat ka na ano ah! Talagang paya sa atalag ka ngayon! So ayan guys, pag halga, so papansin nyo guys yung ating mata, so nasa pangilalim, so yung maliit. So pagkasinta guys, so sobrang basic lang, tingnan nyo nung ginagawa ni Kuya, so parang wala na lang sa kanya. So dito lang kayo makakita ng mga ganyang galawan, so awang ko lang sa ibang project. Sa iba kasi ibang galawan. Sa iba kasi iba ang galawan, so ang ginagawa nila. Nanununo. May galawang kasi parang bibitay. So ang galawang kasi nila parang hintay na lang ng uwian eh. Ayan, so ayan. So yung hollow block natin dyan, so ginamit natin dyan is D5 para mas lalo matibay yung ating pagiging bahay, so ding-ding. And then sa loob natin guys, yung ating mga division o ating mga partition sa ating mga kwarto is D4 na lang ba yung ating ginamit. So ganyan na ganyan lang guys yung ating nagkasinta. So after nyan, kailangan napantay siya, nakasunod siya sa tamsi. Sunod natin yung tamsi niyan. And then, kakahigin nyo guys yung gilid. Ayan. Higin natin siya para pagpapalitada is hindi siya umumbok. O, para di natin siya tiktikin once na tumigas. Ayan, so ayan. Pansinin nyo guys, so sa atin yan muna nilalagyan ng halo. So mga partition ng ating mga halong block. So yan guys yung una nating uunahin. Lagyan para hindi agad gumalaw yung ating halong block. And then once na nalagyan na natin lahat kung ano matagyan ng ating hollow block, so saka natin lalagyan yung mga mata ng ating hollow block dahil sa mga mata natin. Dapat pag-asin na guys, isa meron tayo na diskarte. Kanya-kanya diskarte. So ayan. Ayan lang guys. Simpleng-simple. So nakikita nyo yung langit, ang ganda. Blue-blue. Blue sky tayo. Blue sky tayo ngayon. So medyo pataas tayo ngayon, hanggang dalawang patong na lang ng hollow block dyan. Yung kasunod dyan is mag-anong tayo dyan. Mag-islap na. Sasama lang sa pormen. Sasama lang tayo. So malapit lang na tayo. And then bukas, marami na rin akong gagawin. Titik-tikin. Isimula na tayo. So dito nga pala guys yung ating panel board. Dito, sa part na to. Ayan, so ito yung abang ko. Ayan, so titik-tikat na yung pataas yan. So yung standard na taas ng ating panel board is 140 cm. So kasunod lang din sa... So katulad lang din ng ating switch. So hindi natin naman pwedeng itaas masyado yung ating panel board kasi once na nagkaroon tayong emergency sa loob ng ating bahay, halimbawa once na nagkasunog, so kailangan abot lagi ng tao. Ito lang guys, simple yung ating natal niyo yung araw ko. So pag-asinta, so napakasimple na partida, gamit yung plywood pa. Ayan. Ganyan talaga guys yung mga galawan, yung mga veterano ng ganyang mga gawa eh. Sanay na.
Ayan guys, hindi na ako pwedeng umakyat kasi baka malugso na kami. Tawang ibaba lang muna ako. Ayan. Ganun lang guys yung idea, so pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano nga ba mag-asinta ng ating hollow block. So hanggang dito na lang guys, sana may naiintindihan kayo. So sa mga di pa pala sa akin nag-subscribe, sana is subscribe nyo ng channel ko and click the notification bell para lagi nyo update sa aking bagong video. So sa mga gustong ko shoutout, ang gawin nyo lang is comment lang yung pangalan nyo and address para sa sundo vlog is ma-shoutout ko kayo. So hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you.